Magandang araw mga ka-troopers. Welcome to our channel. Sino bang magbenta ng coins sa amin? Kami po ang RR Coin Troopers whose sole business activity is purchasing and selling of numismatic items. Sa video, nakalagay kung anong uri ng coins ang kailangan, kung ilang piraso ang kailangan. Nakalagay din kung magkano ang kaukulang halaga nito. Hindi nangangahulugan na lahat ng may hawak ng ganung coins ay bibili namin. Bawat coins na binibili at hinahanap din po namin ay may kaukulang codes para hindi po magkalituhan at mas papadali ang proseso. So, at binabanggit namin ang bawat codes ng coins na completed na. Meron kayong coins na agaya ng nabanggit, ipost sa rrcointroopers.coins upang masuri ito. Sa mga video at picture na inyong pinopost, kami po ay pipili kung anong coin ang pasado sa aming pamantayan o kriteriya at yun po ang aming bibilin. Ang deal o transaksyon ay mangyayari kapag may napili ng coins. Ang may-ari ng coins ay aming tatawagan para sa prosesong legal ng pagbili. We always see to it na walang hassle on both sides. At hindi po kayo gagastos kahit isang kusing dahil ang RR Coin Troopers po ang sasagot sa lahat. And for the record, ang ipaprioritize po namin ay ang mga sumusunod sa proseso para po maging fair naman sa kanila. Maraming salamat po. Uri at taon ng 2 piso na hinahanap namin. Baka meron ka. Panoorin ng video na to para malaman ang buong detalye. Magandang araw mga ka-troop. A shoutout muna kay Yelbo Rayuso, kay Ellen Salibio Barra at kay Eli Mendoza. A shoutout na rin kay Romel Paloma at kay Raymond Buenconsejo. So mga ka-troopers, sasabihin ko muna sa inyo yung mga completed codes. Ang ibig sabihin po nun ay nabili na namin. Ito po yung RR090183, RR097731, RR1949, RR093746, RR097684, and last RR09406. So ibig sabihin niyan, completed na po mga ka-troopers. Narito nga pala ang konting kalaman mula kay Kuya. Ito yung off-center mint error. Ano ba ibig sabihin nito, Kuya? Mga off-center na barya ay isa sa mga pinakakaraniwan at pinakilalang uri ng mga error. Isang off-center na error ay nangyayari sa mint kapag ang isang planchet ay hindi maayos na nakaposisyon sa pagitan ng mga dice. Pagkat sa iyong ang barya ay hinampas ng nagre-resulta sa disenyo na bahagyang natama ng sangkit. Upang maging komplikado bilang isang off-center strike ang coin, dapat na walang bahagi ng disenyo. Ayan, papakita ko sa inyo yung picture ng off-center. Ayan, tignan nyo yan. Yan yung 1998 off-center mint error na quarter dollar. Ayan, kita nyo? Ito pa isa. Ayan, yan naman yung Australian 3 pence off-center error. Tsaka meron din namang yung konti lang yung pagkaka-off-center niya. Ito naman, pakita ko sa inyo pangatlo. Ayan ang 1994 P quarter na minor off-center strike. So minor, konti lang yung pagkakaano niya. Nakita nyo maigi? Ayan. Punta na tayo sa talagang topic natin. 2 piece. So, improved flora and fauna. Yan yung maliit, di ba? Oo. Ito yun. Position to is stainless steel na may weight na 5 grams. Ang diameter nito ay 23.5 mm na may thickness na 1.8 mm. Ang inverse naman nito ay Bonifacio. Ito yun. At ang reverse naman nito ay coconut palm. Ito naman yun. So yung isang hinahanap naman namin mga ka-troopers ay 2 piso rin na flora and fauna series naman siya.
Ang composition nito ay copper nickel. Ang weight ay 12 grams, sa diameter na 31 mm at may thickness na 2 mm. Ang obverse, ayan, si Bonifacio. At ang reverse, Cocos Lucifera. Ayan, so anong taon ba ang kailangan natin para sa improved na flora and fauna sa ganitong coin yun, ha? Mga taong kailangan, 1991 PM, 1992 PM din, 1994 BSP. Ang circulated po kailangan. Okay, malinaw po yun, mga katroopers, ha? Isang coin lang bawat taon banggit ang aming kailangan. Eh magkano naman natin ito babayaran? Ang 1991 na PM, 500. Okay. At ang 1992 na PM, 400 pesos. At ang 1994 na PM, BSP, 300 pesos. Per piece po yun, mga katroopers. So malinaw, isang peraso lang kada taon ang kailangan namin. Circulated po. Okay. Eh para naman sa 2 piso na fauna. Ang kailangan namin dyan, mga katroopers, sa ganitong barya ay 1983 RM na proof. Maliwanag po yan, RM proof. 2 piraso po ang aming kailangan. At ito po ay babayaran sa halagang 700 per piece. So kung meron kayo ng mga nasabing barya, alam nyo na yung gagawin, mga katroopers. Dahil sinabi na namin sa umpisa pa lang ng video, ipopost niyo Sara Coin Trooper / Coins. Tsaka dapat po, obverse at reverse ang inyong ipopost para po makita namin yung harap at likod ng inyong barya. Ganun po dapat. At wag na wag nyong kakalimutan na ilagay ang code, which is RR104023. Yan po yung code. Oo, importante ilagay nyo yan, dahil yan yung may code at ang sumusunod sa proseso namin ang pinaprioritize namin. O mabanggit ko na rin, mga katroopers, kasi meron nga pala nag-comment eh. Ang sabi ba naman, meron ako lahat ng mga hinahanap nyo, sabi. Bakit di mo sabihin kung paano gagawin, kung saan, paano ibibenta sa inyo, paano alam yun, paano ipopost? Well, ang sagot ko dyan, ang may problema ho kasi dyan, siya po yung nag-comment. Dahil nasa video na po lahat ng detalye. Pag hindi sinagot sa comment, magagalit. Samantalang nasa video naman lahat. Kung papanoorin ng video, ang instruction ng detalye nandyan. Hindi ho ba, pati ko nung uri at kondisyon ng coin na hinahanap namin. Hindi naman hulat kasi ng coin binibili namin. Tanging ang kailangan lang namin ang binibili namin, which is yung ginagawa namin ng video. Ibig kasi sabihin na may sure buyer na kami. Tsaka pag magpo-post po kayo, eh kailangan malinaw po. Opo. Wag din mauna yung yabang, yung angas, yung paghahamon. Kasi kami, as far as we're concerned, wala kami pinaperwisyo, wala kami nilulok, wala kami, alam mo, wala tayo sinasamantala, wala nang nilalamangan. Kami po ang bumibili. Kami ang bumibili. Kailangan po kayo sumunod sa proseso, mm-hmm, para magkasundo tayo. Hindi naman po kailangan kami sumunod sa inyo. Lagay po natin sa tamang proseso para magkasundo po tayo. May ialo kayong mga coins. Ay, malinaw po yan, mga katroopers. Maaari nyo namin pala kaming tawagan every Monday 1 to 3 p.m. Ayan, maraming salamat po, mga katroopers, and God bless.